Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito pa rin po ako sa lugar po nila Casey. Ngayon kung saan po ay napansin ko po sila Lola at Lolo. Ito pala po yung kinaabalahan nila maliban po sa banana chips. Sa kabila po ng kanilang edad ay patuloy pa rin po sila nagsasakripisyo para sa pamilya. Nakakanga po yung dedikasyon po nila sa kanilang hanap buhay. Kahit po ano na lang, basta po pagkakaperahan ay ginagawa po nila. Umaraw man o uminit ay patuloy po sila sa pagtatrabaho at walang hinto. Napakahirap po yung sitwasyon po nila na galing pa po sa panganiban. Halos sa 2 oras po yung biyahe, papunta po dito sa lugar po nila para pakain muna sila Casey at yung kanyang nanay na si Ate Annalyn. Tapos saka po sila magtitinda. Ano po yung isda nila Lola at Lolo ni Casey? Lola, ano pong mga tinda nyo? Anong isda yan? Ay, ito yung Wow! Burakat? Burakat. Ito kasi ang pangmasa namin. Magkano ang kilo po niyan? 130. Ang kilo? Isang kilo, 130. Yun namang matambaka ay 180. Yung buraw, tsaka yung bisugo, kasama yung tunto, 200 ang kilo. Yun namang gulyasan, 180. Yung mura? O yung... Ano yan, yung yellow pin, yun ang mahal, 240. Yan ang mga isda namin. Kasi ang dinidelibera namin, napunta kami sa school, may mga teacher, principals, yun. Pabili po ako ng 1 kilong burakat. Mas maganda may na, yung piso. May na na po kayo, may nagbili na sa inyo, wala pa? Meron ba na? Yung piso ko, masarap. Sige po, mabili po ako ng 1 kilong burakat. Magkano po ito? 130. Oy, titimbang yung ganyan o, pagtitimbang. Kaya pwede na siyang sabi ko, pagkano ikaw na lang maglako. Yun na po yung mga isda ni Lalo. Ayun na po. Ayun na po. Mga burakat. Wow. Pinili nga ng isda, pili lamang. Bili na pong isda. Murang-mura, sariwang-sariwa. 130 lang yan, oh. Lahang eh. Sa may korte Lolo, lang. Gusto mong isda? Ito. Sa may korte, bali wala yan. Oo, sabi may isang. Tingnan ito, timbangin mo. Timbangin niyo po. Ayan, itimbangin niyo sa... 1 Siyang may-ari niyan. Sige, lagay mo. Lupa. Ay kami ay pinagbigyan. 146. 130 lang daw. Ay, okay na po 'yan. Magkano po? 144. Sige po. Isa pang ganito. Isa pa? Oo. Akin na. Oh, Lolo. Isda pang ano, pang sabaw. Pangulam. Oh, pangulam mo. Sige na sa'yo na ito. Ha? Ay, bigyan na daw po sa iyo. Bigyan na po yan sa inyo. Yan po si Mr. Bentiboy. Ay, sariwang-sariwa o. Oh. Sarap po yan sa bawan. Lagyan po naman ninyo ng ano, talbos kamuti. Ay, mamabi nga po. 130. Sa inyo na po yan. 137. Sariwang-sariwa o. Oh. Pag-abot ko sa dait, ano po kaya yan? Oh, sariwa pa? Sariwa pa yan. Tapos pa ano ako ng 1 kilong ano itong ito Bigay na sa iyo. Bigay ba? Sige na po. Libre na po yan, libre. Alin, biso po? Nga po. Magkano ang kilo nito? 1.8, ano lang yan, 1.18. Ano po? Walang 200, sigit po, 200. Malulugi po kayo niyan. Dapat ay presyong pang retailer. At malulugi man po kayo niyan. Kasama ko na ito, maganda. Sige po, kahit po, ano? Maganda yan, no? Ano ko po yung kay Rubilin? Idadaan ko kay Rubilin. Para may sabawan sila. Samahan natin.
Ay, tama lang, 200. Tama yan. Tapos po ano, 1 kilo po ma'am. Tambaka? Opo. Kuburaw. Tambaka daw. Opo. Ayan, ang dami namin, ano, binta ngayon. Ang dami natin binta. Maganda ito kahit ihawin mo. Magkano po yung turingan? 180. Patingin na po ng turingan ay sariwa, yung sariwa po ang turingan ano? Bulyasan. Ano po yan? Bulyasan. Bulyasan. Magkano pang kilo ng bulyasan? 180. Wala naman 1 kilo. 1 kilo yun lang? Dalawin mo na po. Grabe, ang sisipag ninyong dalawa. 213. Sabi nga, nung pinigil namin na gano'n, nabituan niya, pa, ano, mabuti po niya kapag nagsusun pa kayo, senior citizen na kayo dalawa. Sabi ko, may alaga po kami dalawang, ano, pinagbubuti. Kailangan namin talaga magsipag. Oo. Ano, nagbili sa amin halagang 1,000? Ay, siya? Ang 1,000 si halas ng San Pedro. Inara lang kami, wala man kami pambinta, wala kaming maisukli sa amin yan. Sige na lahat na yan. Paano mo na yung gado lang yun? Hindi, ilagay mo sa isang ano plastic at ilalagay niya sa yuba. Lolo, anong luto yung isda mo na yan? Anong luto? Anong luto yan? May sabaw? Salamat ka. Sige po, sige po. Lola, diyan mo na po ito. Diyan mo na po yung sukli. Sa inyo na po yung sukli. Pandagdag po sa... Ano? Opo, basta mag-ingat po kayo ha ni Lolo. Sa ano pag ano po pag pagod na kailangan magpahinga. Ay, kaya nga pag kami sa ila antok yan ay dapat ko magpahinga muna. Ano, dadagayan sa yubak. Yan po mga kalingap, mga kabente. Yan po ay magtitinda po sila Lolo ni Casey po ng isda at Lola. Yan, pabalik na din po ako ng diet. Samahan ko din po sila sa pagtitin natin ng upo kung paano pagtitin na ng isda. Ay, ito maganda yung umura pa. Ang first class namin, isuko yung isuko yung isuko yung isuko yung isuko. 180. Diyan bilhin o. Okay na yan. Dami pang... Ito na ang pinakamalalakit eh. Ay, teka. Pili-pili natin. Pili ka na malaki oh. Dampot. Malaki. Ilan ba? 67. Malalaki na yan oh. Sariwang sariwa tayo, no? Ibig sabihin, ngayon lang pong hapon niya na inuli? Kanina namin binigay mo 11. Ang umaga?
Kaya sariwa na. Paano kayo? Kalahati niya. 58 lang. Ngayon ito, malaki ito. Mga Kalingap, mga Kabente, isang oras na po di pa po sila nakaka ano po ng customer. Marami din po kasi yung mga nagtitinda dito ng isda, sila Lolo Tola, magtataka po magkutipot dito sa kaabato ng National Highway. Napakadelikado po lalo po. Thank you.
napakalayo na po ng tinitinda nila Lola ni Casey. Ay, parang kilala ko itong lugar na ito. Ay, ito yung dating bahay nila, Joy Diwata, oh. Ay, bahay din nila, Joy. Hindi na Diwata. Wala po. Kayo po ang mama ni Joy? Nasaan po si Joy? Nasa ano po? Nasa Daet po siya ngayon. Nasa Daet. Bili na po kayo ng isda ni Lola po ni Casey. Lola ano po ba kayo ni Casey? Si Joy po ay ano? Yung eskwela? Casey. Sa eskwela nung course po nun? Nursing? Opo. Ayos. Maganda pag nursing. Pang abroad. Matamba ka. Ay! Mura nga dyan. Ay, hindi ako nakakapagtinda ng taba. Kayo po yung ano ni Casey? Saan? Ha? Hindi pa nag-direct si Dave. Ah. Sila Kuya Brooks. Si Agnulo po. Roda po ba yun? Si Roda. Si Roda? Ayan, salamat sa dahil bihira nga po yung makapa. Ang ganda po ng bahay nyo. Sana all. Ano po, basta ang tao mababait daw po yan, pinagpapala. Ang ano po namin ay basta makatapos sana ngayon si Joy. Ngayon ang importante po makatapos po ano. Huwag muna mag-asawa. Ay, okay. Pero buto ka po kay Dan. Ha? Buto ka kay Dan. Ay, hindi man. Bahala na po. Tingnan mo. Tingnan pa sa'yo. Kasamahan ko po si Lola magtinda. Ah. Ng isda. Sige, salamat. Magtinda pa lang may ako. Ayun po sa. Si Casey po, medyo okay na si Casey. Okay na po. Oo. Ano na Lola, maubos na? Yung ano, bula ka. Kakunti na. Yung bula, oh, ito na lang. Oh, ito na lang, ilang kilo, mga ilang kilo na lang ito. Siguro yan ay mga kumpa yan, no? Ay, marami-rami pa itong isa. Pa. Itong isa, ubos na ito. Ay, wala na, oh, wala na ngayon. Biso ko na, ubos na ba? Ito po, ubos na. Ay, meron pa. Ah, meron pa pala. Sige po, ate. Ako po, matulog ka lang. Bawi na din po akong diet. Sige, salamat. Opo, opo. Salamat po. Yeah, mabait. Ito na lang po. At natawag din sa akin pagkagabi. Oo. Oh. Mabait pala yung mama ni Joy. Opo. Mana sa... Si Joy, mana sa nanay. Mabait din. Salamat po. Oo, oh, ngayon po lang siya nakita. Ngayon lang po tayo nakita. Opo. Mga kalingap, mga kabente, na bintahan po niya si mama ni Joy. Dito lang din pala ang bahay ni nila Joy. Joy Diwata. Napakabait ng bata na yun. Naalala ko yung binigyan kami ng merenda noon na ano, saging na ginataan. Grabe po, mag-aalas 6 na po ng gabi. And tuloy-tuloy po yung pagtitinda na lola. Kasalubong kami ng marami po ng mga nagtitinda ng isda, hindi lang po sila tatay, sila lolo, lola ni Casey.
Kalinga, pabalik na po ako ng Dait. Ayan sila lolo lola. Sana mag-ingat sila sa bawat pagtinda nila. Naabot ko sila ng gabi sa pagtitinda. Ayan, para po kami pabuhay ko kay Nakiti. May pabili ng pagkain nila sa pang-araw-araw. Napakahirap po ang sitwasyon, napakadelikado. Lalo na ito sa dalawang matanda po na nagtitinda ng isda sa ganito pong kalsada. Ito po ay National Highway. May mga bus po, truck ang mga dumadaan dito. At karamihan po, marami na aksidente dito gawa ng minsan hindi po nila nakikita yung mga maliliit na sasakyan. Kaya yun po ay nagdulot po ng pagka-aksidente. Yan. Kanina po ay nabentahan nila lola ni Case Lolo at lola ni Casey sila mama ni Joy Diwata ng isda. Napakabait ng mama ni Diwata, ni Joy. Yan po mga kalingap, mga kabente. Magagabi na po, gabi na. Ang grabe, inabot po ako ng gabi. Galing ko lang po kala Casey. Ayan, sana po sa mga susunod ay gumaling na si Casey. Tapos yung kanyang nanay. Gawin po ang sa pilitan kanina. Buti na lang po at napapayag ko magpapaligo. Tapos mag-inom ng gamot. Pag si Lola daw po ay hindi po hindi nainom yung mga mag-ina. Grabe po siguro ay nag-aarte lang. Yan, sana po sa mga susunod gumaling na si Casey at si Ate Annalyn. Sa Biyernes po pala, reschedule yung si Ate Annalyn at Casey para po sa injection. Napakahirap po pa may mga depression. Ano na, sa gamot, napakalaki po, napakagastos. Ay mahirap po yung sa sitwasyon na ganyan, lifetime po na gamutan, lifetime na maintenance. Buti na lang po, nandiyan po sila lolo, lola, na nagtsatsaga sa pagtitinda para po makakaraos sa buhay. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Mr. 25 Vlog, marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Ito po ako nag-shortcut sa Kala Rachel. Dito sa Lubak.